Palubog na ang araw kaya malapit na ring magdilim. Abala na si Jessica sa pagliligpit ng kanyang mga panindang gulay. Halos maubos din ang mga ito dahil marami ang mga namalengke kanina. Buwan kasi ng Abril, tag-init, kaya marami ang nag-iisip na magdagat o mag-swimming. Kaya namimili ng mga iluluto ang mga ito. Jess, mauna na ako ah. Kailangan ko pa kasi magluto ng hapunan namin ng mga bata. Alam mo naman si Carlo, gagabihin na naman ang uwi. Overtime na naman sa trabaho. Paalam sa kanya ni Margie na siyang kasama niya ring tindera sa palengke. Sige lang, mag-iingat ka pa uwi, padilim na rin kasi. Paalala niya dito, kaya naman tumango at ngumiti ito sa kanya. O siya, sige. Mauna na ako at mag-iingat ka rin pa uwi. Anito, sa katuluyang umalis. Naglinis siya sandali sa harap ng kanyang pwesto at inayusan ang sarili nang matapos na. Isinukbit niya ang shoulder bag na dala na naglalaman ng ilan niyang importanteng gamit sa kalupabas siya ng palengke. Akmang lalakad na siya nang isang batang lalaki ang lumapit at kumapit sa laylayan ng t-shirt niya. Mama? Naluluhang sambit ng bata kaya naman kumunot ang kanyang noo. Napatitig siya sa itsura nito. Madumi na ang damit na suot nito. Wala na rin itong suot na tsinelas o sapatos. Payat din ito at halatang ilang araw nang walang kain kaya kahit papaano, nakaramdam din siya ng awa kaya kumuha siya ng pera sa kanyang wallet at ibinigay rito sa kanaglakad paalis. Nang makarating siya sa sakayan, muli siyang napalingon sa kanyang likuran nang maramdaman niyang may kumapit na naman sa laylayan ng damit niya. Nanlalaki ang mga mata niya nang makilalang ito ang batang pulubi na lumapit din sa kanya kanina. Bata, hindi ako ang mama mo. Baka nandiyan lang yan sa kung saan, hintayin mo na lang siya. Paniguradong babalikan ka naman nun. Aniya rito, saka umiling sa bata. Umiling din sa kanya ang bata at nagpunas pa ng luha. Mas kumapit din ito sa kanyang damit. Mama! Sambit naman ito kaya napabuntong hininga siya. Hindi ako ang mama mo, okay? Hindi ko alam kung ba't mo ako tinatawag na mama. Siguro, kamukha niya ako sa paningin mo. Pero hindi ako ang mama mo at baka hinahanap ka na rin niya. Kaya mas mabuting hintayin mo na lang siya kung saan kanya iniwan, ha? Babalikan ka nun. Paliwanag niya. Ngunit umiling-iling ito at mas umiyak lang. Kaya napatingin sa kanila ang mga tao sa paligid. Oh, Jess, ba't nandito ka pa? Malapit ang dumilim. Mas mabuting umuwi ka na. Ani Ronald, kaibigan niya na isang restaurant manager na nagtatrabaho sa malapit na kainan sa palengke. Halatang pauwi pa lang din ito dahil nakasuot pa ito ng uniforme at dala ang mga gamit. Ito kasing bata eh ayaw akong bitawan, tinatawag akong mama niya. Paliwanag niya, kaya napatingin din ito sa bata. Ah, yung batang yan? Sa pagkakaalam ko, matagal na siyang nandito sa palengke. Wala na yata siyang mga magulang. Madalas ko siya makita na umiiyak lang. Baka akala ikaw nanay niya kaya ayaw kang bitawan. Wika ng kaibigan niya kaya naman napatitig siyang muli sa bata at ibinalik ang tingin sa kaibigan. Matagal na siya dito? Gano'n naman katagal? Tanong niya, dahil hindi naman niya madalas mapansin ang bata. Nagkibit balikat si Ronald. Di ko rin alam, mga isang buwan o higit pa siguro. Wala rin naman naghahanap sa kanya. Ang sabi ng iba, pinabayaan na raw yata ng mga magulang. Kaya kung saan-saan na lang dito sa palengke natutulog at naghahanap ng makakain. Pagkukwento nito sa kanya, kaya nakaramdam siya ng awa sa bata. Pag-alagala lang siya dito. Madalas ko siya makitang naroon sa karinderya. Doon kasi, may mga taong nagbibigay sa kanya ng pagkain. Eh siguro naaawa rin. Sinubukan siyang tulungan ng iba para mahanap ang magulang niya pero kahit siya, hindi rin alam kung saan siya nakatira. Siguro dahil bata pa. Wala rin talagang napadpad dito na naghahanap dyan eh. Kaya mukhang pinabayaan na nga siya. Dagdag pa ng kaibigan niya, kaya mas lalo pa siyang naawa sa bata. Akma na sana siyang aalis, ngunit muli na naman itong kumapit sa kanyang damit.
dahil sa awa niya sa itsura at kalagayan nito? Naisip niyang isama at ampunin na lamang ito. Binihisan at pinakain niya ito na makauwi sila. Isinama niya rin ito kinabukasan sa palengke. Oh, Jess, ba't kasama mo yung batang yan? Hindi ba't siya raw yung pag-alagala lang dito sa palengke? Inampun mo? Tanong sa kanya ni Margie nang makarating na rin ito sa pwesto. Napabuntong hininga siya at tumango. E bigla siyang kumapit sa damit ko kahapon eh. Ayaw akong bitawan. Paulit-ulit niya akong tinatawag na mama kahit di naman ako mama niya. Pagkatapos bigla itong dumating si Ronald. Kinwento sa akin na pag-alagala nga lang daw itong bata dito. Naawa naman ako. Hindi rin kaya ng konsensya ko no, naiwan lang siya kaya wala akong nagawa. Sinama ko na lang. Pagkukwento niya sa kaibigan kaya napatango ito. Oo nga, yan din ang balita ko eh. Wala rin talaga naghanap sa kanya. Kahit siya hindi niya rin alam kung saan nakatira. Kahit ang buong pangalan ng magulang o guardian niya hindi niya rin alam. Kaya hindi rin malaman kung saan ba talaga yan galing o nakatira. Wika ni Margie. Kaya napatingin siya sa batang lalaki na natutulog. Muli siyang napabuntong hininga sa kamarahang sinuklay ang may kahabaan nitong buhok. Mabuti na lamang at may mga lumang damit ng batang lalaki sa bahay niya. May pamangkin kasi siyang lalaki noon na ngayon ay nasa syudad na nakatira. Kaya naman naiwan na ilang gamit ito at hindi na rin naman binalikan kaya ito na lang ang pinagamit niya sa bata. Anong balak mo dyan ngayon? Talaga bang aamponin mo na? Alam mong mahirap na magpalaki ng bata, lalo na sa panahon ngayon. Lahat nagmamahal, lalo na pagdating sa pag-aaral. Malaking magagastos mo kung aamponin at pag-aaralin mo siya hanggang kuleyo. Wika na naman ni Margie kaya napatingin siya dito at tumango. Alam ko naman ang mga yon, pero desidido talaga ako amponin siya eh. Total, nasa akin na rin naman siya. Pag-aaralin ko siya hanggang sa kuleyo, magtatrabaho ako na magtatrabaho kung kinakailangan. Para mabigyan ko siya ng magandang buhay na minsan ko rin pinangarap. Sagot niya sa kaibigan kaya napatango naman ito sa kanya. Eh, paano kung isang araw bigla na lang siyang balikan ng mga magulang niya dito? Paano kung gusto nila siyang kunin? Wala ka magagawa oras na mangyari yon. Alam mo yan, Jess. Sila ang mas may karapatan sa batang yan. Saad naman ni Margie, kaya nakaramdam siya ng lungkot. Handa naman ako ibalik siya sa kanila. Pero kung hindi maayos ang pag-aalaga nila sa kanya, gagawin ko rin ang lahat para ipaglaban siya. Walang matinong magulang ang hahayaan ng anak niya na magpag-aalagala kung saan-saan. Kung mahal nila ang batang to, matagal na nila siyang hinanap. Paliwanag niya at tumango naman ang kaibigan. Marami pang nakapansin sa bata, lalo na ang iba pang mga tindera sa palengke na pamilyar sa itsura ng bata dahil nga madalas nila ito makita na pag-alagala sa kung saan saan ang parte ng palengke. Ano na may papangalan mo dyan, Jessica? Sa pagkakaalam ko kasi hindi raw alam ng batang yan ang buong pangalan niya. Ayaw rin banggitin kung anong pangalan niya. Ani Aling Marie, na isa sa mga madalas na bumili ng gulay sa kanya. Napaisip siya sa kangumiti dito. Wala pa nga po ako naiisip eh. Pero maganda po siguro kung Joshua ay papangalan ko. Bagay rin sa kanya para pareho kaming letter J ang simula ng pangalan. Sagot niya sa ginang, kaya naman napangiti ito sa kanya. Tumango ito bilang pagsang-ayon. Oo, bagay nga sa kanya. O siya, sige, pabili ako ng dalawang sayote at isang luya na rin. Anito sa kanya, kaya mabilis niyang kinuha ang mga bibilhin nito upang timbangin. Ito po, 40 sakto po lahat. Inabot niya dito ang plastic na naglalaman ng mga pinamili nito. Lumipas ang ilang oras hanggang sa sumapit ang tanghalian, doon lang nagising ang batang lalaki. Natulog ito kaagad na makarating sila dito sa palengke. Hindi kasi ito makatulog kagabi, bigla na lamang itong nagigising at umiiyak, kaya pati siya hindi rin nakatulog ng maayos. Bumangon ito at lumapit sa kanya. Mama, gutom po ako. Sambit nito kaya napakurap-kurap siya. Ito ang unang beses na nagbanggit ito ng ibang salita. Kagabi kasi wala itong ibang binabanggit maliban sa salitang mama. Kaya naman, ganun na lamang ang gulat niya. Ngunit kalaunan bumalik din siya sa kanyang sarili at ngumiti dito. Anong gusto mo kainin? Kanin? Tinapay? Gusto mo rin ba ng gatas?
Sunod-sunod niyang tanong dito. Ngunit umiling naman ito. Ganun na lamang ang gulat niya nang marinig kung anong nirequest itong pagkain. At yun ay ang fried chicken na gusto pa nitong manggaling sa isang restaurant na malapit lang din naman sa palengke. May kamahalan kasi ang ibang tinda doon, kaya ganun na lang ang gulat niya. Wala bang iba? Kahit ano, eh hindi ko pwedeng iwan tong tindahan eh. Wala kasing magbabantay. Paliwanag niya sa bata kaya naman tumango ito sa kanya. Okay, just fried rice and egg then. Pagbabago ng isip nito kaya naman tumango at ngumiti siya. Marahan niya sinuklay ang buhok nito. O sige, sa Linggo na lang tayo kumain ng pagkain gusto mo ha. Pagkatapos nating magsimba, saka tayo kumain nun. Wala kasing may iwan dito sa tindahan. Aniya rito? Kaya naman tumango ito sa kanya. Jiro, halika muna dito. Pabili muna ako ng fried rice tsaka itlog doon sa karinderya ni Aling Tess. Bumili ka rin ng 2 bote ng mineral, okay? Utos niya sa nakababatang pinsan na kararating lang. Ito ang pinsan niyang naiwan sa kanya matapos nitong maulila sa mga magulang. Kasalukuyan itong nag-aaral ng senior high school at malapit na ring tumuntong sa koleyo. Siya ang nagpapaaral sa ngayon dito. Naghahanap na rin sila na isang pampublikong universidad para hindi ganun kalaki ang kailangan niyang bayaran. Bili na rin ako ng sa akin ha, di pa ako kumakain eh. Umalis ako kaagad dun sa bahay na kaklase ko, nakakahiya naman kung dun pa kami kakain. Pinakain na kami dun ng hapunan kagabi ng mga magulang niya. Anito sa kanya, kaya tumango siya. Natapos niyo naman ang research niyo? Tanong niya, kaya tumango rin ito. Opo, siya nga pala. Anong pangalan ng batang yan? Ikaw talaga ate? Alam mo namang ikaw yung tipo ng tao mapagmalasakit sa iba. Pero di ko akalaing mag-aampon ka talaga ng bata. Wika nito. Kaya napabuntong hininga na lamang siya at napalingon sa bata na abala sa pagsusulat sa isang notebook. Kesa naman basta ko nalang siya iwanan at pabayaan, di ba? Eh, mas hindi naman yun kaya ng konsensya ko. Hayaan mo na. Kung kukunin siya ng mga magulang niya, handa naman ako ibigay siya. O sige na, bumili ka na doon ng almusal niyo nang makakain na kayo. Saad niya, kaya kakamot-kamot ito ng ulong umalis na. Buong akala niya, hindi magkakasundo ang pamangkin niya at ang batang lalaki na pinangalanan niyang Joshua. Ngunit na magkasama ang dalawang ito, para bang matagal na silang magkakilala dahil sa pagiging malapit nila. Gusto mo bang kumain doon ngayon? Sakto, kasasahod ko lang. Ani Jiro na hindi naman nakaligtas sa pandinig niya kahit abala siya sa paglilinis. Magsasara na ang palengke dahil padilim na rin. Kaya ang mga nagtitinda, inililigpit na ang kanilang mga paninda. Ang iba'y naglilinis na lang. May iba namang nakauwi na at nakaalis na. Sa maghapon, nilibang na lang ni Jiro si Joshua, kaya naman hindi siya gaanong nahirapan sa pagtitinda dahil may katulong siya sa pag-aasikaso sa tindahan at sa bata. O sige, kumain tayo dun mamaya bago tayo umuwi. Saad naman ni Jiro, kaya lumapit siya sa mga ito dahil tapos na rin siya maglinis. Sumahod ka na? Akala ko ba next week pa ang sahod mo? Tanong niya dito, kaya napalingon ito sa kanya. Alam niyang may part-time job ang nakababata niyang pinsan. Nagtatrabaho ito bilang tutor sa ilang anak ng may kayang pamilya sa kanilang lugar na mga elementary o high school students. Si Jiro ang madalas na kunin na tutor ng mga ito dahil sa taglay nitong galing at talino. Dahilan, para palagi itong maging with highest honors. 3 ang tinuturuan ko ngayon ate. Sumahod ako ngayon doon sa 2 tinuturuan ko. Next week pa ang sahod ko doon sa isa. Sumahod din ako sa pag-extra ko doon sa pagpipintura ng bahay ni Ate May. Kaya malaki-laki na naman ang pera ko. Pwede tayong kumain sa labas. Paliwanag dito sa kanya. Ngunit umiling naman siya. Hindi na. Sa Linggo na tayo kakain sa labas. Lahat ng perang kinita mo itabi mo na lang. Gastusin mo yung iba kung may gusto kang bilhin pero yung iba ipunin mo lang. Pwede mo ring magamit yan sa koleyo mo. Anang pinsan, ngunit umiling din ito sa kanya. Hindi na ate. Malaki naman na idadagdag ko sa ipon ko na nakaraan eh. At isa pa, nagtabi rin ako ng pera na gagamitin ko para pamasahe at pambaon ko ng 2 linggo. Itong nandito, extra na lang to. Kaya pwede tayong kumain sa labas.
pagdadahilan pa nito sa kanya, kaya napailing siya at tumango na lang. Ikaw ang bahala, basta siguraduhin mo lang na may natitira para sa iyo at sa pag-aaral mo. Higit pa sa sapat ang taas ng grades na binibigay mo sa akin. Pero huwag mo rin kalilimutan ang sarili mo, Jiro. Alagaan mo ang kalusugan mo. Paalala niya dito, kaya tumango-tango ito sa kanya at nag-thumbs up pa. Yes naman, ate. Hindi naman kinukulang ang tulog ko eh. Palaging sakto ang tulog ko, ate, at isa pa. Puro masustansya din ang kinakain ko. Eh halos araw-araw ba naman yata gulay ang ulam natin eh. Pabiru pa nitong saad, kaya naman napatawas siya at napailing. Ewan ko sa'yo, ano ba ina-expect mo? Puro gulay ang paninda natin dito, no? Natatawa niyang sagot pabalik dito. Nagpatuloy ang biruan nila hanggang sa maisara niya ang kanilang tindahan. Tinungo nila ang malapit na restaurant kung saan gustong kumain kanina ni Joshua ng manok. Hindi na siya nagulat nang makita kung magkano ang pagkaing nasa menu. Alam naman kasi niya na mahal nga talaga ito. Pumili lang kayo, ate, sagot ko ang hapunan natin ngayon. Kahit ano, orderin niyo lang. Ako na bahala magbayad. Ani Jiro, habang may matamis na ngiti sa labi. Magkano ang perang dala mo ngayon, ha? At saan ang galing yan? Alam kong nasa 500 lang hanggang 1,000 ang sinasahod mo sa pag-tutor. 700 lang din ang sinahod mo sa pagpipintura ng bahay nila, May. Sabihin mo sa akin ngayon, Jiro, saan ang galing ang pera at magkano yan? Nanliliit ang mga matang tanong niya rito. Kakamot-kamot sa ulo itong sumagot sa kanya. 5,000 ang dala ko dito ngayon, ate. Nasa 10,000 talaga lahat pero yung 2,000 tinabi ko na para sa 2 linggo kong baon. At ibang gastusin sa school. Yung 3,000 naman, idinagdag ko sa ipon ko. Kinakabahan itong sagot sa kanya, kaya naman ang laki ang mga mata niya. Ano? Saan ang galing yung ganyang kalaki mong pera, ha? Gulat niyang tanong dito. Pilit niyang pinabababa ang kanyang boses dahil abala si Joshua sa kanyang tabi. Tumitingin-tingin ito ng pagkain sa menu na hawak nito. Nagtrabaho ako dun sa mansyon ni Sir Christopher bilang tagalinis ng kotse, hardinero, caretaker ng mansyon nila habang wala sila at ang pamilya nila. Ang 10,000 binigay niya sa akin, sahod ko talaga dapat nung bakasyon dahil nung bakasyon ako pansamantalang namasukan sa mansyon para magtrabaho, ate. Panimula nito, kaya kumuyo mang kamao niya sa inis. Ngayon ko lang nakuha dahil kababalik lang din nila. 1 linggo lang din naman ako nagtrabaho sa kanya eh. May 1 linggo kasing bakasyon noon, yung kasambahay, kaya walang may iwan sa mansyon. At naisip ko ako nalang magtatrabaho bilang caretaker dahil malaki rin ang offer niyang sahod. Dagdag pa nito, kaya nakaramdam siya ng inis. Yun ang dahilan kung bakit. 1 linggo ng bakasyon hindi ako nakaka-uwi agad. At kung minsan ginagabi ako, eh nakita ko na kasing nahihirapan ka ng sobra, ate eh. Sa pamasahe at baon ko palang hirap na hirap ka na kaya pinilit kong tanggapin yung trabaho na yun para mabawasan ang bigat na dinadala mo. Dahil kahit papano, hindi mo naiintindihin yung 2 linggo kong gastos at baon sa eskwelahan. Napabuntong hininga na lang siya at tumango dito. Naiintindihan ko ang ginawa mo, Jiro. Pero alam mo kung ano ang dahilan kung ba't ayaw ko lumalapit ka sa taong yun. Kalmado niyang sagot, kaya naman tumango ito sa kanya. Ang Sir Christopher kasi na tinutukoy ni Jiro ay ang pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Negosyante ito na maraming ari-arian at lubain sa kanila. At ang taong yun ay ang kanyang ama. Ang kanyang ama na bigla na lamang silang iniwan ng kanyang ina. Kaya ganun na lamang ang galit niya dito. Hindi mo pa ba talaga siya kayang patawarin, ate? Hindi naman sa nakikialam at nanghihimasok ako sa inyong dalawa. Pero nakausap ko siya ang sabi niya sa akin. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, ipapaliwanag niya sa iyong lahat kung bakit niya kayo iniwan. Kung bakit siya umalis, eh mahal na mahal ka rin daw niya. Ani Jiro, kaya napailing na lang siya. Sana matagal niya na ipinaliwanag yan bago siya bumuo ng sarili niyang pamilya. Hayaan mo na. Pag-iisipan ko kung kakausapin ko siya. Pero huwag ka nang lalapit pa ulit sa taong yun, ha? Kumain na lang tayo. Ako na magbabayad. Itabi mo na lang yung perang yan. Dagdag niya pa. Kaya wala na nagawa ang pinsan niya, kundi ang tumango at sumunod sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, at habang tumatagal,
mas napapalapit ang kanyang loob sa batang lalaki na inampo niya. Hindi man ito mismo nanggaling sa kanya, pero tila ramdam niya na may koneksyon sila ng batang yun, na parang tunay niya itong anak, na kung minsan din, kapag nakatitig siya dito, hindi niya maiwasang maisip dahil tila may isang tao siyang kilala na kamukhang kamukha nito. Oh, ate, ba't gising ka pa? Anong oras na? Akala ko ba may lakad ka bukas? Ba't di ka pa natutulog? Ani Jiro, nang maabutan siya nitong gising pa at nakaupo sa sala. Hindi lang ako makatulog. May iniisip lang. Nagdadalawang isip niyang sagot dito kaya naman kumunot ang noon nito. Tumabi ito sa kanya at pinakatitigan siya. Ha? Anong iniisip mo, si Joshua ba? Bakit? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng kanyang pinsan, kaya ngumiti siya dito ng tipid. Napabuntong hininga siya. Natatakot ako eh, Jiro. Pakiramdam ko anumang oras mawawala siya sa akin. Pakiramdam ko kukunin siya sa akin ng mga magulang niya o kung sino mang kamag-anak niya. At hindi yun ang gusto kong mangyari, pero hindi ko alam. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ibibigay ko siya. Parang hindi ko kaya. Pag-amin niya rito, kaya naman mas kumunot ang noon ito. Akala ko ba kung kukunin siya sa atin ng mga magulang niya o kamag-anak niya handa kang ibigay siya, e bakit tila yata nagbago yung isip mo? Pang-uusisa nito sa kanya. Napakibit balikat siya. Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa ilang buwang pananatili niya sa atin, sa ilang buwan na paulit-ulit kong naririnig sa kanya ang salitang mama, parang pakiramdam ko anak ko na siya. Parang ang hirap mawala yung malayo sa kanya. E napamahal na rin naman siya sa akin eh. Pakiramdam ko sa oras na malayo siya sa akin, madudurog ako ng husto. May sakit sa boses na paliwanag niya dito. Napabuntong hininga sa kanya si Jiro. Pero alam mo namang hindi siya sa atin, ate. Pansamantala lang ang pananatili niya sa atin. At wala rin tayong laban kung kukunin siya na totoo niyang pamilya. Dahil umpisa pa lang, hindi natin siya kamag-anak o kadugo. Hindi naman natin siya kailangan maging kadugo o kapareha ng apelyedo para matawag na atin siya, di ba? Nakapamilya o kamag-anak natin siya, eh hindi naman doon nasusukat ang pagiging pamilya. Pagdadahilan naman niya. Alam ko yun, ate. Pero kung pamilya niya na yung kukuha sa kanya sa atin, wala naman tayong pwedeng gawin. Siguro pwede natin siyang bisitahin paminsan-minsan, pero yun ay kung papayag sila o magiging ayos lang sa kanila. Nasa kanila ang desisyon, ate. Kung darating man ang araw na kailangan na siyang kunin sa atin, kailangan natin siya ibalik sa kanila. Napabuntong hininga na lang siya at tumango dito. Hindi niya maiwasang masaktan sa isiping kukunin sa kanila ang batang lalaki na ilang buwan niya ring inalagaan at napamahal na sa kanya. Ngunit alam niya ring tama si Jiro na kung pamilya na nito ang makakahanap sa kanila, wala silang ibang magagawa kung di ang ibalik sa kanila ang bata. Kinabukasan maaga siyang nagising. Naghahanda siya ng almusal para kay Jiro at Joshua dahil tulog pa ang mga ito. Matapos maghanda na makakain, naligo at nag-ayos na siya para sa lakad niya ngayong araw. Matagal-tagal niya itong pinaghandaan. Napagdesisyonan niyang bigyan ng pagkakataon ng kanyang ama na ipaliwanag ang lahat ng ginawa nito noon sa kanila ng kanyang ina. Natapos ang ilang taon, ngayon na lang sila muling maghaharap, kaya hindi niya maiwasang kabahan. Lalo pa, hindi niya rin alam kung paano niya ba ito kakausapin o tatawagin man lang. Magmula nang iniwan sila nito, hindi na ama ang naging turing niya dito. Tila nawala lahat ng kanyang pagmamahal sa ama dahil sa galit na kanyang nararamdaman nang sila iiwan nito. Ngunit ngayon, tila nagbago ang isip niya. Kahit pa paano, may parte sa kanya na nais malaman ang tunay nitong dahilan sa pag-iwan sa kanya at sa kanyang ina. Hindi niya naginising pa ang dalawa at tuluyan na siyang naglakad. Mabibigat ang bawat akbang nang makarating sa mansyon ngayon ng kanyang ama. Sanay na siyang makitang maraming mga sasakyan na nakaparada dito. O hindi kaya maraming gwardya. Pero tila dumoble yata ang mga ito ngayon. Jessica Denise Guevara. Aniya sa guard sa kinakabahang boses. Kahit pa naghiwalay ang kanyang mga magulang, apelyido ng kanyang ama ang kanyang dinadala. Kayo po pala, ma'am. Pumasok lang po kayo. Nasa sala po ang inyong ama.
Anito kaya naman tumango siya at pumasok sa loob. Nang masilayan niyang muli ang kanyang ama, tila tumigil ang kanyang mundo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa dibdib. Hindi niya maiwasang masaktan dahil kusang bumabalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala kung paano sila nito iniwan. O Jessica! Iha, maupo ka! Paanyaya ng kanyang ama kaya sumunod naman kaagad siya. May nakahanda ng inumin sa lamesa. At ilang mga pagkain tulad ng tinapay ngunit hindi niya yun pinansin. Kaagad na siyang dumiretso sa kanyang ama upang marinig kung anong nais itong sabihin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng lahat. Hindi ko ginustong iwan kayo ng mama mo. Gusto ko lang na ayusin muna ang buhay ko bago ko kayo balikan. Bumalik ako, anak. Pero hindi ako tinanggap ng mama mo. Panimula ng kanyang ama kaya naman napalunok siya. Nagalit siya sa akin dahil iniisip niya, kaya ko kayo iniwan dahil may iba akong pamilya. Pero hindi yun ganun, iha. Umalis ako at nagtrabaho sa syudad. Naghanap buhay ako para sa inyong pamilya ko. Naging mahirap ang buhay ko sa syudad at di ko alam kung paano ko yun ipaliliwanag sa inyo. Kaya ginawa kong lahat para umasenso at para pagbalik ko, hindi na kayo maghihirapan ng mama mo. Itinulak niya ako palayo. Nung bumalik ako sa pag-aakala nagkaroon ako ng iba, kaya ko kayo iniwan ng dalawa. Pero hindi yun totoo. At hindi ko yun kayang gawin sa inyo. Kayong dalawa ang buhay at kayamanan ko pero wala akong magawa, anak. Kahit anong paliwanag at pakiusap ko, hindi na nakinig pa sa akin ng mama mo. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ang gusto niya dahil natakot ako. Natakot akong baka mas lalo kayong lumayo sa akin. Sapat na sa akin na nakikita ko kayo kahit mula sa malayo. Oo nga at nagkaroon ako ng bagong pamilya. Pero hindi ko kayo pinabayaan ng mama mo. Dahil anak pa rin kita. At bilang isang ama, mahal na mahal kita. Yung pwesto mo sa palengke, inihabilin ko na noon sa may-ari ng palengke na ibigay yun sa'yo. Dahil alam kong hindi mo tatanggapin ang kahit anong bagay na manggagaling sa akin. Dahil sa mga narinig, unti-unting humupa ang kanyang galit sa ama. Tila lahat ng hinanakit at sakit, nawala. Hindi na rin mabigat pa ang kanyang pakiramdam. Dahil alam niyang sa mga oras na ito, bago pa man siya tumapak sa mansyon, alam niya sa sarili niya na tuluyin niya ng pinapatawad ang kanyang ama. Pa, hindi ko alam na masarap pala sa pakiramdam na matawag kitang papa. Matagal ko niyong pinapangarap eh. Madalas pa nga ako maingit sa iba noon. Inaamin ko na galit ako sa iyo noon kahit na nagpaliwanag ka. Kaya nung mga panahon na yun, alam ko na hindi kita kayang patawarin. Panimula niya kaya tumango naman ang kanyang ama. Hindi ko kaya eh. Hindi ko matanggap na iniwan ako. Iniwan mo kami. Iniwan ako ng sarili kong ama. Ni marinig ang boses mo, ayoko. Kahit papangalan mo, hindi ko gustong naririnig. Kasi ang sakit dito. Ang bigat. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi pwedeng habang buhay dadalhin ko ang galit kong to. Mahal kita pa. Kahit hindi ko alam noon ang dahilan kung ba't mo kami iniwan. Kahit may galit ako sa'yo, alam ko sa sarili ko na mahal kita dahil papa kita eh. Kahit pakiramdam ko hindi kita gusto makita, alam ko sa kailaliman ng puso ko, gusto ko rin maranasan na magkasama tayo dahil gusto ko rin na kahit minsan lang sa buhay ko, maranasan ko makasama ang papa ko. Tuluyan ang tumulo ang mga luha niya. Mabigat lahat pa. Mabigat. Pero alam ko sa sarili ko na wala akong makukuha kung patuloy akong magagalit sa'yo. Pa, I just want to tell you, pinapatawad na kita. Wala na akong galit sa'yo. Wala na akong sama ng loob. Napuno ng saya ang puso niya nang maramdaman ang pagyakap sa kanya ng kanyang ama. Hindi niya maiwasang mas maiyak dahil dito. Dahil alam niya na matagal niya nang gustong maranasan na mayakap ng kanyang ama. Matagal niya nang gustong maramdaman na may isa siyang amang matatawag, amang poprotekta at magmamahal sa kanya.
Wala na ang lahat ng bigat at sakit na noon madalas niyang nararamdaman sa tuwing papasok sa kanyang isip ang ginawa ng kanyang ama. Nang marinig ang lahat ng paliwanag nito, gumaan ang loob niya. Hindi na rin mabigat ang pakiramdam niya. Salamat anak. Mahal na mahal din kita. Bulong sa kanya ng ama, kaya mas napaiyak pa siya. Nang pareho silang kumalma, saka sila nagsimulang mag-usap. Ikinuwento niya sa kanyang ama ang lahat na nangyari sa buhay nila ng kanyang ina mula pagkabata hanggang sa lumaki siya, at habang kausap ang kanyang ama, wala siyang ibang maramdaman kundi saya. Pati kagaano ng loob, dahil ngayon, ramdam niya ang paghilom ng sugat ng kanyang nakaraan. Ah, yung mga dagdagbang guards na sa labas, eh may darating kasi akong isang bisita dito sa mansyon. Malamang, malapit na siyang dumating ngayon. Ana ang kanyang ama nang tanungin niya kung bakit biglang dumami ang gwardiya sa labas ng mansyon. Kung ganun po, mauuna na po ako. May kailangan din po kasi akong gawin ngayong araw. Bibisita na lang po ako ulit bukas. Isasama ko po si Jiro at Joshua, yung anak ko po. Sagot niya at napalunok. Kumunot ang noon ng ama. Joshua, yung batang inampon mo raw? Mabuti at naisip po siyang dalhin dito. Eh hindi ko pa kasi nakikita ang batang yon. Naririnig ko lang na inampon mo raw. Wika ng kanyang ama, kaya ngumiti siya rito. Sige po, mauna na po ako pa. Babalik na lang po ako bukas. Paalam niya, saka yumakap sa ama kaya naman tumango ito at inihatid pa siya sa pintuan ng mansyon. Nais pa sana nitong ipahatid siya ngunit tumanggi siya lalo na at may bisita nga itong parating. Nag-commute na lang siya pa uwi. Hindi niya maiwasang mapangiti habang naglalakad. Pero nagtataka rin siya kung bakit tila may kaba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Tila may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan na hindi niya maintindihan. Oh, ate, sakto't dumating ka na, nakapagluto na kami ng ulam. Ani Jiro, nang makarating na siya sa bahay nila. Mama! Mabilis na tumakbo palapit sa kanya si Joshua at yumakap sa bewang niya kaya kaagad niya itong binuhat at niyakap din. May kabang hindi maalis sa kanyang dibdib. Idagdag pa ang bumabagabag sa kanyang isip. Kumain na tayo, Joshua anak. Maghugas ka ng kamay. Magsabon ka ha? Ani niya sa batang lalaki at kaagad naman itong sumunod sa kanya. Akmang mag-aayos na siya ng kanilang hapag, nang bigla na lamang may kumatok sa kanilang pintuan, kaya agad niya itong binuksan. Isang matangkad na lalaki ang bumungad sa kanya. May kulay abo itong mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi. Matangkad din ito, ni hindi siya umabot sa balikat nito kaya naman halos tumingala pa siya para lang makita ito ng maayos. My child is here? Where is he? Tanong nito kaya kumunot ang kanyang noo at napataas ang kilay. Anong ibig mong sabihin? Wala kang anak dito, mister. Kung sino ka man, baka nagkakamali ka lang. Aniya rito, kaya napangisi ito sa kanaglakad palapit sa kanya. Kaya nakapasok ito ng tuluyan sa bahay nila. My son. Hosea is here, right? I've been searching this whole country just to find my son. And one of my guards found him here. So where is my son? If I were you, ilalabas ko na siya, okay? Anito, kaya naman napairap siya. Mr. Joshua, ang pangalan ng batang nakatira dito at anak ko siya. Hindi siya sa'yo, kaya kung ako sa'yo, aalis na ako. Pwede kitang kasuhan ng trespassing. Pananakot niya, ngunit mas ngumisi lang ito sa kanya. My son ran away from this house. He was looking for his mother who left us. I've been searching this whole country just to find him, and it's been months since he ran away. And this is the place where one of my guards saw him. He told me that you are the person he sees as mother. Paliwanag nito kaya napaawang ang bibig niya. Kinakabahan man, nagawa niyang sumagot. Kung makikilala ka niya bilang ama niya, hahayaan kitang kunin siya, pero kung hindi, hindi ko rin siya ibibigay sa'yo. Hindi ko siya magagawang ipagkatiwala sa'yo. Tumango ang binata sa sinabi niya. Okay, go. Call him. But once he recognizes me, I want you to marry me. Dagdag pa nito, kaya nang laki ang mga mata niya. Ano? Bakit naman ako magpapakasal sa'yo? Ate,
Sino siya? Tanong ni Jiro na kalalabas lang ng kusina. I'm her soon-to-be husband. Nice to meet you, you are? Anang binata kaya mas nanlaki ang mga mata niya. Huwag kang makikinig sa lalaking to. Hindi ko ngayang kilala. Mabilis niyang tanggi kaya naman kumunot ang noo ni Jiro. Ngunit kalaunan ngumiti rin at lumapit pa sa binata at nakipagkamay. Ako nga pala si Jiro, kuya. Pinsan ako ni Ate Jess. Pakilala ni Jiro kaya napaawang na lang ang bibig niya. Tumigil na kayong dalawa. Joshua, anak, halika muna dito. Tawag niya sa batang lalaki na ngayon ay nasa kusina dahil sinabihan niya itong maghugas ng kamay. Paglabas ng bata, mabilis itong tumakbo sa binata sa kanyang harapan. Dada! Tuwang-tuwa nitong sambit sa kayumakap sa binata na kaagad naman itong binuhat. Nagkakamali siya. Hindi na pala ito binata. Isa na itong ama. Ama ng batang inampon niya. Hey, I missed you. I was looking for you. Paano ka nakarating dito? Marahang tanong ng lalaki dito. Saka hiniwalay sandali sa pagkakayakap ang bata. I was looking for Mama. I saw her at the palengke. Here she is, Dada. Anang batang lalaki sa kumapit sa kamay niya, kaya napakurap-kurap siya. Hosaya, I know this may sound painful for you, since you're too young, but she's not your mama. Your mama? She left us already. Maingat na paliwanag ng lalaki sa batang lalaki, kaya kaagad niyang niyakap ang bata. Ano ka ba naman? Pwede bang dahan-dahan lang muna? Masyado pa siyang bata para sabihin mo yung mga ganyang bagay. Hindi niya pa para maintindihan yan. Inis niyang wika dito, kaya napabuntong hininga ang lalaki. It's better for him to know this early. Besides, he has his mother now. You're here. He sees you as his mother. So you're his mother. Anang lalaki, kaya nang laki ang kanyang mga mata. Ano ba yung sinasabi mo? Sinabi ko na sa'yo hindi nga kita pakakasalan. Pag-uulit na naman niya dito. Jess, don't you remember me? Hindi mo man lang ba naalala ang mukhang to? It's me, Jackson. Your childhood best friend. Anito, kaya napaawang ang mga labi niya at napatulala dito. Jax? Nauutal niyang tanong. Yes, it's me. Sagot nito at tila hindi makapaniwala sa kanya. Lumipas ang ilang oras na pagdesisyonan niyang pumayag sa inaalok nitong kasal. Hating gabi na rin ngayon at hindi pa rin sila makatulog dalawa. Tulog na si Jiro at Hosaya. Yun ang pangalan ang itinawag niya rito dahil yun ang totoong pangalan nito. Bakit umalis ang mama niya? I don't know. We had a one-night stand. She told me that I got her pregnant. She doesn't want a child. But I told her to keep it. I'll take care of everything and of her, of course. I must admit, I did fell for her. Minahal ko siya. Pero hindi siya ganun sa akin. Panimula ng lalaki kaya napatango siya at hindi na muna nagsalita. Minahal ko siya, inalagaan, sinamahan sa lahat ng oras kapag kailangan niya na masasandalan. Matapos niyang ipanganak si Hosaya, buong akala ko aalis na siya dahil yun ang plano niya. But no, she stayed until Hosaya turned 4. Ang alam ko lang sa ngayon nasa ibang bansa siya. And she has her own family now. Bakas pa rin ang sakit sa boses ng lalaki habang nagsasalita. Walang araw na nagdaan at oras na lumipas na hindi siya hinahanap ni Hosaya. Hindi na masyadong malinaw sa alaala ni Hosaya itsura ng mama niya. I will tell you, she looks like you in some angles. Kaya siguro na pagkamalan ka ni Hosaya na mama niya. Dagdag pa nito, kaya naman napatango siya at nalinawan. I'm thankful that you're the one who saw him and adopted him. Nung malaman ko nasa iyo siya, at alam ko nasa ligtas siyang lugar at mga tao, in my heart, I can't thank you enough for giving him love and care, Jess. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik sa'yo lahat ng... Mabilis niyang pinuto lang dapat pang sasabihin ni Jackson. Jax,
Hindi mo naman kailangan ibalik pa sa akin yung ginawa ko para sa anak mo eh. Habang nandito siya sa akin, naging masaya ako. Naranasan ko maging isang ina. Mahirap, pero masaya. Nakakapagod. Pero kapag nakikita ko siyang masaya, nawawala lahat ng pagod na yon. Sagot niya, kaya napangiti ito sa kanya. But are you really sure about marrying me? I mean, hindi mo naman talaga ako kailangan pakasalan. Biro lang yung sinabi ko sa iyo kanina at isa pa. Sa ilang taong lumipas na hindi tayo nagkita, marami nang nagbago. Baka hindi tayo maging compatible para sa isa't isa. Wika ng lalaki, kaya naman napatawa siya dito. Eh di simulan natin sa umpisa ulit. Let's get to know each other. Nakangiti niyang saad dito kaya tumawa rin ito. Okay, let's get to know each other. Pagtanggap nito sa hamon niya kaya sabay silang tumawa. Siya nga pala, ilang taon na si Wasaya? Ang sabi mo kanina, 4 na taon siya nang umalis ng mama niya. Kung ganun, ilang taon na siya ngayon? Sumeryoso naman si Jackson. He's 5 now. It's been a year ever since she left. But up until now, he's still looking for his mother. Naintindihan ko naman siya. Kung ako, hahanapin ko din naman ang sarili kong ina, lalo na kung bata pa ako. That is why I'm thankful that he found you. At least, even if you're not blood related and completely strangers, he found the love and care from you. Napangiti siya sa sinabi ni Jackson. Ngunit maya-maya, napabuntong hininga rin. Alam mo, masaya din akong dumating siya sa buhay namin. He made everything feel lighter for us. Kaya kahit pa may mga problemang dumating sa amin, pakiramdam ko hindi na yun ganang mabigat. Dahil kapag nandyan siya, nagagawa niya kaming pasayahin. Lumipas ang 1 taon. Buong akala niya lilipat sila ng syudad dahil doon nakatira ang lalaki. Ngunit nagulat siya nang sabihin nitong ayos lang na manatili pa rin sila sa probinsya. Tuwing Biyernes ng gabi umuuwi dito ang lalaki. Ipina-renovate ito ang bahay nila kaya naman nagkaroon na ito ng 2nd palapag at simentado na rin. Jess, bulong ni Jackson, saka siya nito niyakap. 1 Biyernes ng gabi, nakararating lang nito. Bakit? May problema ba sa kumpanya? Umiling ito sa kanya. No, I missed you. Where's our son? Nasa taas na. Tulog na sila ni Jiro. Paano ba naman kasi? Nasobrahan sa paglalaro. Kaya yun, tulog ka agad pagkatapos kong paliguan. Naupo silang dalawa sa sofa. Pag-upo pa lang, kaagad itong yumakap sa kanya, kaya hinayaan niya na lamang ito. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng ulam, may kanin pa. Aniya rito, ngunit umiling ito sa kanya. You, kumain ka na ba? Sabay na tayo kung di ka pa kumakain. Nagsimula siyang ayusin ang pagkain sa hapag. 9:00 pa lang ng gabi kaya medyo maaga pa naman. Sadyang nakatulog lang kaagad ang dalawa dahil sa pagod ng mga ito sa paglalaro kanina. Magsisimula na ang klase para sa grade 1 sa susunod na linggo. Hindi mo ba balak pag-aralin na lang sa syudad si Hosaya? Pwede mo naman siyang dalhin na lang dito tuwing Biyernes din ang gabi. At uuwi kayo kapag Linggo. O hindi naman kaya kapag bakasyon. Wika niya, ngunit umiling lang sa kanya si Jackson. Tinanong ko na rin siya tungkol sa bagay na yan. Ang sabi niya, gusto niya kung nasan daw ang mama niya. Doon din daw siya mag-aaral. Gusto niya raw dito ituloy ang pag-aaral niya. How about you? Where do you want to study college? Bigla nitong tanong kaya napatigil siya sa pagkain. Ha? Ako? Pinatigil mo na nga ako sa pagtatrabaho. Ikaw na rin nagpapaaral kay Jiro. Ipinarenovate mo pa tong bahay. Ikaw na bumibili ng mga groceries at iba pa namin kailangan dito. Kahit yung mga bills, ikaw rin nagbabayad. Pagkatapos ngayon, tatanungin mo kung gusto mo pa akong pag-aralin? Hindi na, Jax. Sapat na sa akin ang lahat ng... Mabilis pinutol ng lalaki ang kanyang sasabihin. Love, I know how much you wanted to finish your studies. So I am letting you finish it. You wanted to be a teacher, right? Then be one. Mag-aral ka, Jess. Tuparin mo ang pangarap mo. Kung gusto mo sa isang kilalang universidad, hahayaan kita mag-aral. Matupad mo lang ang pangarap mo.
Tumanggi na nga ako sa alok din ni Papa na yan eh. Isa pa masyadong mahal doon sa universidad na gusto ko. Gagastos ka lang ng malaki, Jax, na kakahiya sa'yo. Pagtanggi pa rin niya, ngunit umiling sa kanya ang lalaki. You're my girlfriend and will soon become my wife, Jess. Hindi naman ganun kalaki ang gagastusin ko sa pag-aaral mo. I love you so much. So I want you to be able to reach your dreams in life. It's not that big, baby. Just let me help you study. Tila nakikiusap na ani Jack sa kanya, kaya unti-unti siyang tumango. Mabilis siyang tumayo at tumabi dito at mabilis na niyakap. Thank you, Jax. I love you. Bulong niya rito at naramdaman niyang pagyakap nito pabalik sa kanya. I love you more. I know how much you wanted to reach that dreams of yours. Ayoko manatiling pangarap lang ang pangarap mo. Gusto ko matupad mo yun, and in that way, alam ko magiging masaya rin ang mama mo kung nasan man siya ngayon. Magiging masaya rin ako para sa'yo. Tuparin at abutin mo ang mga pangarap mo, Jess. Nandito lang ako para suportahan ka. Mangiyak-ngiyak na siya dahil sa sinabi ng lalaki. Humiwalay siya at pinunasan ang mga luha niya. Paano kung pangarap kong magkaroon ng kotse? O di kaya eroplano? O ng barko? Ng bahay at lupa? Pabiro niyang tanong dito. Marahan itong inilagay sa likod ng kanyang tenga ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang muka. E di susuportahan pa rin kita. Magtatrabaho pa ako lalo para mabili natin ang mga yon. Sagot nito kaya tumawa siya. Ewan ko sa'yo. Kung makapagsalita ka, parang barya lang ang gagastusin mo sa mga yon, ha? Kahit nga hindi ka na magtrabaho, mabibili mo ang mga yun eh. Gusto ko pa rin magtrabaho para wala nang kailangan pang isipin ng mga magiging anak natin. At para rin maibigay ko lahat ng gusto nyo at ang buhay na pinapangarap nyo. That is how much I love you. And our soon to be family, Jess. Wika nito sa kamarahang hinaplos ang tiyan niya. 2 buwan na siyang buntis. Ikinasal na rin silang dalawa, pribado ang naging kasal nila, at tanging malalapit na tao lang ang kanilang inimbita. Beach wedding yun, dahil na rin yun ang kagustuhan nilang dalawa. Ginanap yun sa beach resort na pagmamay-ari ng ama ni Jessica. You can continue your studies after you give birth to our baby. I'll work from home for the meantime too. Gusto kong kasama mo ako sa oras na lumabas siya. Sa oras na umabot na ng 5 buwan ang anak natin, magsisimula na ako magtrabaho lang din dito sa bahay para maalagaan ko rin kayo. Mahihirapan si Jiro kung siya lang ang kasama mo. Saad ng lalaki kaya naman tumango siya rito. Hindi na ako tatanggi. Alam ko namang wala akong magagawa sa desisyon mo. Pabiro niyang sagot dito kaya naman napatawa na lang ito at niyakap siya sandali bago sila nagsimulang ituloy ang kanilang pagkain. Nang sumapit ang 5 buwan ng kanyang pagbubuntis, tinupad nga ni Jackson ang sinabi nito. Talagang nag-work from home ito para lang maalagaan at mabantayan siya. Jax, gusto ko ng marshmallow ha. Isabay mo kapag pauwi ka na, pagkatapos mong ihatid sila Jiro, bumili ka na rin ng strawberries tsaka chocolate kasi gusto ko rin yun. Paalala niya rito, nang nagbibihis na ito upang ihatid si Jiro at Hosaya. Love, walang strawberries dito. Wala rin nun sa mall. Ayaw mo ba na iba? Kung may iba akong gusto, edi sana sinabi ko sa'yo kanina pa. Pagsusungit niya naman, kaya napubuntong hininga na lang ito. Matapos nito magbihis, lumapit ito sa kanya at tinabihan siya sa kama. Okay, okay. I'll find strawberries for you, okay? But it may take some time. Pero bibili ako ng maraming strawberries para sa'yo. Thank you. You know what? Sigurado akong paglabas ng anak natin, mahal na mahal ka rin niya kasi nasa tiyan ko pa lang siya. Spoiled na siya. Pambobola niya pa rito kaya naman napatawa ito at mas niyakap siya. I wish she'd look like you. Gusto ko maging kamukha mo ang anak natin. Bulong sa kanya ng kanyang asawa kaya naman napatingala siya dito. Huh? Bakit naman? Ayaw mo bang ikaw ang maging kamukha niya? Sigurado akong kapag ikaw ang naging kamukha niya, magiging sobrang ganda niya kasi ang gwapo mo. Sagot niya, kaya naman napangiti ito. Marahan itong hinaplos ang kanyang pisngi. Sobrang ganda mo rin.
kaya mas gusto kong ikaw na lang maging kamukha niya. Anyways, may gusto ka pa ba? Sabihin mo na sa akin ang iba mo pang gustong kainin para sabay-sabay ko nang mabili. Mamimili din ako ng stocks natin dahil paubos na. Wika nito, kaya naman, napaisip siya at umiling na lang. Nagpatuloy ang ganoong rutina nila. Kapag nagugutom siya, nagpapabili siya ng kung ano-anong pagkain kay Jackson. Ngunit hindi yun mga ordinaryong pagkain. Yung mga pagkaing mahirap hanapin sa kanilang lugar. At kung minsan talagang walang nagtitinda o di kaya naman nagbebenta, kaya naman ginagawa niya ng paraan ng kanyang ama. Ha? Huh? Papa naman, ba't naman kayo nagpatayo ng palengke na nagbebenta ng mga ganon? Ang laking gastos nun pa! Aniya sa ama nang malaman niya kung anong ipinagawa nito para sa kanya. Nagpatayo lang naman ng palengke ang kanyang ama kung saan makikita ang ilang mga prutas at iba't ibang mga pagkain na hindi basta-basta mabibili sa kanilang lugar. Anak, para din naman yun sa'yo. At para sa ibang tao dito sa probinsya na gustong makabili ng mga ganon pero nahihirapan. At isa pa, malaki rin ang kita ng palengke dahil marami nang nagtitinda at umuupa ron. Yung mga kita doon, gusto kong ibigay lahat sa'yo. May bank account ka na, hindi ba? Doon ko ipapasok lahat ng kita sa mga upa sa palengke natin. Paliwanag ng kanyang ama, kaya napailing siya rito. Papa, mas maganda kung sa inyo na lang mapunta ang kita noon. At isa pa, kapag naman nanganak ako at nakapagtapos sa pag-aaral at nakapagtrabaho na, kikita naman po ako ng sarili kong pera, kaya hindi nyo na ako kailangan bigyan pa. Mahinahon niyang paliwanag dito. Ngunit, umiling naman ito sa kanya. Anak, sobra-sobra na ang meron ako ngayon. At isa pa, tumatanda na rin ako. Gusto ko may maiwan man lang ako para sa'yo. Sa inyo na mga kapatid mo at mga magiging apo ko. May naihanda na rin ako para kay Jiro. Hayaan mo na lang ako ha. Wika nito at ngumiti sa kanya. Kaya naman hindi niya maiwasang maging emosyonal at mapayakap dito. Hindi ko naman kailangan ng sobra-sobrang pera. Hindi ko naman yan habang buhay na madadala. Kaya mas pinipili kong itulong sa iba kesa naman gastusin sa mga bagay na hindi ko naman kakailanganin. Hayaan mo na lang ako ha. Kahit sa paraan man lang na ganito makabawi ako sa'yo. Pagpapatuloy pa nito, ngunit umiling siya rito. Matagal ka na nakabawi sa akin, Papa. Inaalagaan mo nga ako ngayong buntis ako eh. Sapat na yun sa akin at masaya na ako. Naging mahirap ang mga sumunod na buwan sa kanyang pagbubuntis, lalo na at nahihirapan din siyang maglakad dahil sa paglaki ng kanyang tiyan. Pero dahil nasa tabi niya si Jackson, nagiging madali naman ito dahil nakaalala ito sa kahit saan. Kulang na nga lang buhatin siya nito kapag naglalakad siya. Jackson! Jax! Saan ka ba nang galing? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Aniya sa asawa na makapasok ito sa kwarto nila. I'm in Josiah's room, love. Mataas ng lagnat niya kaya matamlay. Napansin ko nung uwian kanina. Anito sa kanya, saka naupo sa tabi niya sa kama. Ha? Ba't ngayon mo na sinabi sa akin? Pagalit niyang tanong kaya naman bumakas ang pagkataranta sa mukha nito. She's fine now, love. Natutulog na siya. Kumain na rin siya ng hapunan at nakainom na ng gamot. Sinadya ko lang talagang hindi na muna sabihin sa'yo dahil alam ko mag-aalala ka. Ayoko lang na ma-stress ka. Dahil nga hindi magandang pakiramdam ng bata. And Josiah also asked me not to tell you. He knows you'll be worried about him. Kalmadong paliwanag nito sa kanya kaya kumalma na rin siya. Natural lang na mag-aalala ako, Jackson. Anak natin ang may sakit. Paano kung malala pa lang lagay niya? Hindi mo rin agad sasabihin sa akin? Kalmado niyang balik dito. Napubuntong hininga ito sa kahinawakan ng mga kamay niya. Mahal, hindi ka naman hahayaang maging malala ang lagay niya. At kung ganun nga, mabilis ko ipapaalam sa'yo. Wala namang dapat na unang makaalam kundi ikaw at ako, diba? Dahil tayo ang mga magulang niya. Wika nito, kaya naman tipid lang siyang tumango at umambang bababa sa kama. Where are you going? It's late, Jess. Matulog ka na. Hindi healthy para sa'yo at para kay baby ang mapuyat. Pagpigil sa kanya ni Jackson.
Gusto kong matulog malapit sa anak ko. Ayokong wala ako sa tabi niya lalo na't may sakit siya. Doon na lang ako sa sofa sa kwarto niya matutulog. Kasya naman ako doon dahil sofa bed naman yun kaya malaki rin. Gusto ko lang talaga siyang bantayan. Kalmado niyang paliwanag sa asawa, kaya naman napatango-tango na ito. Okay, but I'll be with you. Hindi rin naman ako papayag na ikaw lang ang nandun. Babantayan kita at mga anak natin. Mahirap. Yun lang ang salitang kanyang masasabi sa mga buwan ng kanyang pagbubuntis. Halos walang tulog si Jackson sa paghahanap ng mga pagkain gusto niyang kainin dahil kahit madaling araw pinapahanap o di kaya naman pinagluluto niya ito. Ngunit, ganun pa man, wala siyang natatanggap o naririnig ng mga reklamo galing dito. Mahirap man ang lahat, ngunit masaya naman siya. Alam niyang parte lamang ng pagbubuntis at pag-abante sa buhay ang kanyang pinagdaraanan ngayon. Pero hanggat nariyan ang mga taong kanyang mahal, alam niyang kakayanin niya ang lahat-lahat ng mga pagdaraanan pa nila sa hinaharap. Lalo na ang araw ng kanyang panganganak. Jackson! Jackson! Nasaan ka na ba? Manganganak na ako! Inis niyang sabi sa cellphone habang nakahawak sa kanyang tiyan. Malapit na ako, mahal. Traffic lang talaga dito. I'm so sorry. Patawarin mo talaga ako. Hindi ko alam na aabutan ako ng traffic sa paghatid kina Hosaya. Paliwanag ni Jackson sa kabilang linya, kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Huwag ka nalang dumiretso sa bahay. Sa ospital na lang tayo magkita. Dumating na sila, Papa. Nasa labas na ang sasakyan, magkita na lang tayo doon. Siguraduhin mo lang na makikita kita agad pagdilat ng mga mata ko, Jackson. Yes, yes, love. I'll be there once you wake up. I promise. Kabadong sagot niya at hindi niya maiwasang pagpawisan. Nang marating niya ang ospital, nasa loob na ng delivery room si Jessica. Wala siyang naririnig na sigaw mula dito. Normal lang naman daw yon, sabi ng asawa ng ama ni Jessica. Natataranta kasi siya dahil hindi niya naririnig na sumisigaw ang kanyang asawa sa pag-iri nito. Kumalma ka, Jackson. Normal lang naman daw na hindi siya sumigaw. May mga ganun talaga na mga anak, yung hindi sumisigaw at umiiri lang na may pwersa. At isa pa magaling ang doktor na naroon. Kaya sigurado ako magiging maayos ang lahat. Wika ng ama ni Jessica nang hindi siya matigil sa paglalakad-lakad. I'm just scared and nervous pa. Malamang, sobrang sakit ang nararamdaman niya ngayon. My mother told me that giving birth is more painful than the labor. Natataranta niyang sagot dito at nagpatuloy sa paglalakad. But I know my daughter, iho. Malakas na babae si Jessica at isa pa, sinabi niyang kaya niyang normal delivery. Paulit-ulit siyang tinanong kung sigurado ba siya sa normal delivery at hindi cesarean. Paulit-ulit niyang sinabing oo. Kaya dapat nating gawin ngayon magtiwala lang sa kanya. Kalmadong wika ng ama ni Jessica, kaya tumango na lang siya at naupo na. Kuya, nasa si Ate Jess? May update na ba? Kamusta yung bata? Sunod-sunod na tanong ni Jiro na kararating lang. Mabilis na kumunot ang kanyang noon nang makita ito. Bakit nandito ka? Hindi ba't may klase ka dapat ngayon? Wala na, kuya. Tapos na lahat ng klase ko. Ang tagal kong hinintay ang susunod sana naming professor pero dahil wala, dito na ako dumiretso. Hindi rin ako mapakali dun eh. Nag-aalala ako kay Ate Jess. Hindi pa lumalabas ng doktor, but I'm sure she'll be fine. Let's just wait for her doctor. Nang makalabas ang doktor, halos sabay-sabay silang napatayo. Bawat segundong lumilipas ay tila napakatagal para sa kanila. Doc, how's my daughter? Ayos lang ba siya at ang apo ko? Tanong ng ama ni Jessica. Your daughter is completely fine, sir. The babies are both healthy. Huh? Babies? Both? Naguguluhang tanong ni Jackson kaya mas ngumiti sa kanila ang doktor. So she hasn't told you yet. You have twins, Mr. Mendez. Kambal po ang anak niyo. It's a boy and a girl, and they are both healthy. Ililipat na rin sila ng kwarto mamaya-maya, so you can see and meet them already. We just need their names para mailagay sila sa baby section. Saad ng doktor kaya naman tila tumigil ang mundo nila. Wala kasing kahit sino sa kanila ang nakakaalam tungkol sa kung ilan ang pinagbubuntis ni Jessica. Ang sinabi lang nito sa kanila ay ang gender ng bata. Bukod pa ron, wala na ring iba, kaya ganun na lamang ang pagkagulat nilang lahat ngayon. At sa sobrang gulat ni Jackson, bigla na lang siyang nawala ng malay at bumagsak.
Pagising niya, puting kisame agad ang bumungad sa kanya. Lumingalinga siya sa paligid at naabutan niya si Jessica na mahimbing ang pagkakatulog. Kaya kaagad siyang tumayo mula sa pagkakahiga sa sofa, saka lumapit dito at hinalikan nito sa noo. I love you. Bulong niya rito, saka hinaplos ang pisngi nito. Ang sabi ko, ikaw ang una kong makikita, di ba, kapag dumilat ang mga mata ko? Pero mas nauna ko pa nakita si Josiah sa'yo. Ani Jessica, saka ito dumilat at sumama ang tingin sa kanya. Nalaman mo lang na kambalang anak natin na walan ka na ng malay? Dagdag pa nito, kaya napalunok siya sa takot. Lalo pa nang tignan siya nito gamit ang masasamang tingin. I'm so sorry love, nagulat lang talaga ako. Buong akala ko naman kasi isa lang pinagbubuntis mo pero dalawa pala sila. Sino ba ang asawang hindi magugulat sa ganun, di ba? Kaya naman pala parang ibang paglaki ng tiyan mo. Sinerge ko pa kasi kung normal lang ba na ganun kalaki ang tiyan kapag babae ang anak. Paliwanag niya sa asawa kaya unti-unti itong napangiti sa kanya. What? Sinerge mo pa kung normal lang ganun? Kapag babae ang anak? Yes. Iniisip ko kasi talaga kung normal lang ba na ganun kalaki ang tiyan mo samantalang akala ko isa lang naman ang laman. Natakot ako dahil nakikita ko nahihirapan ka maglakad at gumalaw. Kaya nga halos buhatin na kita eh. Dahil natatakot ako na baka kapag hindi ako nakaalalay sa'yo, madulas ka o kung ano-ano pa. Paliwanag nito, kaya napailing-iling na lang siya habang nangingiti. You're so adorable. Kamukha mo ang anak dating babae pero kulay hazel brown ang matang nakuha niya and that's mine. Yung anak nating lalaki, nakakuha naman ng kulay abo mong mga mata. Pagkukwento sa kanya ni Jessica, kaya napangiti siya. How's your feeling? May masakit pa ba sa'yo? Tanong sa kanya ni Jackson. Ngunit umiling lang siya at ngumiti dito. Masakit nung nasa loob ako at pinapangan ako sila. Pero nung narinig ko yung iyak ng anak natin, parang nawala lahat ng sakit na nararamdaman ko. Parang lumakas pa yung loob ko. Lahat ng kirot, lahat ng paghihirap, parang lahat ng naramdaman ko nawala din agad. I'm so sorry for not being there inside with you, baby. I'm so proud of you for being strong and brave and for bringing those wonderful angels in this world. Hindi mo na kailangan mag-sorry pa. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Ang totoo nga niyan, nung nasa loob ako, na-realize kong parang mas pinahirapan pa yata kita. Dahil bukod sa kulang ang tulog mo, kung saan-saan pa kita pinapapunta para lang bilhan mo ako ng kung ano ng pagkain na gusto ko. Wala pa ang mga yon sa sakit na naramdaman mo noong labor mo at panganganak mo. Walang kahit sino ang kayang tiisin ang sakit ng panganganak na ginagawa ng bawat ina sa mundong to. So if there is someone I should be proud of, it is you and all the mothers in this world. You guys are the most strongest and bravest people. Saad ng kanyang asawa. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. But you and all the fathers in this world are strong and brave too. Grabe rin ang sakripisyo niyo para lang mabuhay ang pamilya niyo. Thank you for doing this to us. Ngumiti naman ng ubod ng tamis si Jackson. Thank you so much, Jessica, for everything. Una, inalagaan mo si Josiah. Ngayon, binigyan mo ako ng dalawang anak. You're so strong. I love you so much. And I promise you that I will love you forever and I will take care of you forever. Magtatrabaho ako para maibigay ang buhay na nararapat para sa'yo at sa mga anak natin. Saad ni Jackson at niyakap siya. Ganon din ang gagawin ko. Mamahalin at aalagaan ko rin kayo. Kayo ang buhay at kayamanan ko. Wala na ako ibang hinihiling pa maliban na makasama at makita kayo masaya. You are a part of me at kayo ang kumukumpleto sa akin. And right there, their life as a family has begun. Humarap sila sa maraming pagsubok sa buhay. Pero lahat yun, kanila ring nalagpasan dahil magkakasama sila bilang isang pamilya. The End.